Chill lang muna tayo mga plok. Welcome sa Chambalero Plus, kung saan hinahakot ko ang mga comments ninyo para sa mga impormasyong dapat maitagdag o maituwid. Chambalero Plus, let's begin. Sa episode ni George Hill, sa inyo ko lang nalaman na Doggy pala ang tawag nyo sa kanya. Hindi masyadong obvious ang pagiging magkamukha ni George at ni Dogs, pero I can see it, I can see it. Parehas pang player, basketball si George at video games naman si Doggy. Pero pareho bang athlete? Nung una, naiilang akong gamitin ang salitang athlete o atleta dahil parang pumapatungkol ito sa mga pampisikal na gawain tulad ng pagtakbo, pagtalon o combat sports na hindi ginagawa ng mga bilyarista, chess players o esports players. Hanggang sa ginugel ko ang etymology o ang pinanggalingan ng salitang athlete. Mula ito sa Greek words na athlon, meaning prize o premyo, na naging athlein or to compete for a prize. And from there, we can conclude. Ibig sabihin, athletes din ang mga esports players. Yan ay kung susundin natin ang etymology o di kaya makinig na lang tayo sa mga otoridad. Actually, kung athletes ba ang mga esports player ay old news na ito. 2013 pa lang, idineklara na ng Amerika na professional athletes ang mga esports players. At fast forward sa kasalukuyan, halos lahat ng NBA teams ay meron ng professional 2K teams. At may mga NBA legends tulad nila Durant at Shaquille na invested sa mga esports teams. Yan ang ating unang Chambalero Plus, narito ang pangalawa. Meron tayong error sa episode ni Avery Bradley. 10 seasons pa lang siya at hindi 14. Kumbaga sa tao, nasa middle life pa lang ang career ni Avery Bradley. Mahirap magbigay ng estimate sa kung ilang taon pa ang meron siya dahil sa madaming factors tulad ng health at performance o pagiging in demand, pero dagdagan lang natin ang ating kaalaman. Ang record holder for most NBA seasons ay si Vince Carter na merong 22 seasons. Pero si Robert Parrish ang may pinakamadaming NBA games na sumatotal ay 1,611 games. Pero believe it or not, hindi si Vince Carter at hindi rin si Robert Parrish ang may pinakamadaming playing time. Dahil pagdating sa playing time, obviously, minutes dapat ang sukatan. At ang record holder niyan ay si Kareem Abdul-Jabbar na may 57,000 minutes. Okay, mahirap ma-imagine kung ilan yan. So ilista na lang natin kung sino ang mga nasa paligid ni Kareem sa record. Top 2 si Karl Malone, top 3 si Dirk Nowitzki, top 7 si LeBron, ang nag-iisang active player sa listahan na to, at top 15 lamang si Vince Carter kung minutes ang bibilangin. At para sa panghuling Chambalero Plus, sa Kyle Lowry episode, nagtanong si John Warren Dinampo Kiachon. Sabi niya, who is better, DeRozan or Lowry? Ang sagot ni Chambalero, masakit pag-usapan pero good question. And it turns out, hindi naman pala ganun kasakit. Pagmasdan natin ang season comparison. And look at that. Halos parang kambal ang stats. BFF talaga. Sa puntos, 20 at 18. Sa assist, pareha 7. Sa rebounds, pag ni-round off, 5 at 6. Ma-shooter ng konti si Lowry sa 3 pero mid-range player kasi itong si DeRozan. Pero hindi pa rin ganun kalayo. At ma-shooter sa free throw si DeRozan ng 0.2 lamang. Mukhang kambal. BFF na BFF talaga ang dalawa. Maraming salamat, Plok. Kita-kits tayo ulit sa susunod na Chambalero video at sana'y na-enjoy ninyo ang unang Chambalero Plus episode. May mga kasunod pa. Boom, shakalaka. Chambalero.